natin siya. Kulang siya ng buto dito eh. So, lagyan natin siya ng mga batik-batik lang na ganyan. Team, kapag ganito nga summer, ano, yung mga tag-init, ano, yung mga refreshing sa mata, tulad ng mga fruits, yan, frutas, ano. So, gagawa po tayo ngayon. So, ayan, tapos lagyan natin yung mga babies-babies dito sa gilid. And, so, eto na yung ating mga nagawa sa araw na ito. Hello everyone! This is Sir Mr. Now at Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, Creativity Day tayo ngayon, ano? Kasi, itong area po na to, ito yung dapat gagawin nating parang workshop, seminar. Kaya lang, natapat po nung nahack yung page natin, parang hinold muna natin, ano? Kasi gusto natin na magkaroon sana ngayong summer ng makabuluhan na oras yung mga suki natin, mga bata. Kaya lang po, medyo nagkaroon tayo ng problema. Pero, dito po nakaset up yung ating painting area, pati po yung dish garden area natin. At ngayon nga, naisip ko lang na pwede naman tayo ngayon na gumawa ng tutorial, ano. Kasi naisip ko, summer ngayon, medyo mainit, pero dito sa place na to, medyo malamig-malamig, ano. Kasi, napapaligiran po ito ng mga halaman at talaga na mga maganda po yung pakiramdam dito, no? Medyo mahangin-hangin. Unlike dun sa ibang part ng ating garden, medyo mainit. At ngayon nga po, gagawa tayo ng kakaibang pagpipinta. Yan. Ng mga paso, ano? At ibabagay natin dun sa summer theme, ano? Ano nga ba yung gagawin natin? Malalaman nyo sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP at ngayon nga po, eto oh, nakahanda na yung mga gamit ko. Ito po yung mga gagamitin dito, yung mga paint po natin, watercolors. And syempre, ito pong mga pots natin. Yan. Naisip ko, gumawa ng ano ba magandang theme kapag ganitong summer, ano, yung mga tag-init, ano, yung mga refreshing sa mata tulad ng mga fruits. Yan. Frutas, ano. So, gagawa po tayo ngayon ng mga pots tapos pipinturahan natin pero inspired po siya sa mga fruits. Sa mga bata po na nanonood at sa mga mommies na nasa bahay lang, kung gusto nyo pong maging kakaibang team yung inyong mga garden, subukan nyo po itong gagawin natin, ano. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng strawberry pot, tapos pineapple pots, watermelon pots. Yung tatlo na yan, siguro ang gagawin natin. Kaya samahan nyo ako at isi-set up na natin itong ating working area at magpipinta na po tayo ng paso. So, simulan na po natin yung pagpipintura at mamaya po, dahil new arrival dun sa ating garden, titingin po tayo ng mga halaman na po pwede nating ilagay dito base dun sa team, ano. At abangan nyo rin po yan. So, ngayon, kunin na natin itong ating watercolor. So, ang gagamitin natin dito is yung ating acrylic. Ayan, acrylic. And, dito sa taas, bala ko sana lagyan pa ng green. Pero yung magiging green na lang natin dito is yung itatanim nating halaman. So, this one is kukulayan natin ng red. So, ito po, naka-base na po yung white niya. Pinaka-pintura niya, flat po, ano. Pwede nyong ipintura dun sa inyong mga paso. Tapos po, ang gamitin nyo dito sa strawberry, ito pong ganitong korte. Ang tawag po dito is egg pot. Yan. And simulan na natin yung pagpipintura nito. So yan, red muna po yung ilalagay natin dito, no. And yan. Actually, nakakalibang po yung ganito, no. Kung halimbawa po ngayong summer, at wala kayong ganong ginagawa at gusto nyo maglibang-libang, bored kayo, pwede po ito yung pagpipintura kasi po napaka nakakatanggal ng stress. At syempre yung iba parang gamot din to sa mga anxiety, depressions, kasi every time na makakagawa kayo ng bagong design, syempre yung nakakatuwa yan, ano. At kapag nakita nyo po yung talagang effort nyo, nagbunga at maganda'y kinalabasan, nakakatawa.
So tapusin muna natin, pinturahan natin ng red lahat. Pinapatuyo natin itong ating strawberry pot. Gagawa muna tayo ng pineapple pot, ano? Kasi meron pa tayo ditong ilalagay na design mamaya. At unahin muna natin itong ating gagawin na pineapple pot. So, ito, ang gagamitin naman natin ngayon ay kulay yellow. So this one parang yellow, tapos nahaluan ng green, ano? Hanap tayo dito ng walang halong green. Kasi nung last time, yan, meron tayo dito mga bisita na paghalo-halo ng mga bata yung mga kulay. But anyways, tingnan natin yung mga walang halo, ano. So this one, meron dito. And this one, oh, may halo din. Pero ayan po, yellow yung gagamitin natin, okay? Ayan. So, ito po yung ating pineapple na pot. And ayan po, yung ating gagamitin po ngayon na paso ay yung hugis egg pot din po. So magandang exercise din ito sa mga bata, ano, kasi kapag halimbawa nga wala silang ginagawa, nai-improve po yung creativity nila sa pamamagitan ng pagpipinta. And kesa masyado silang tutok sa mga gadgets, eh mas maganda po na ito yung kanilang gawin. Para po once in a while, eh makapagpahinga naman sila dyan sa mga gadgets, ano, sa pagsiselfone, yan, panonood ng TV. Alam nyo, maraming nakukuhang radiation dyan sa paggamit ng mga gadgets, no? Kaya maganda rin po na paminsan-minsan yung mga ganitong manual exercises at saka mga creativity exercises kaya kanilang matutunan. So ayan, mabilis lang naman yung magpintura ng ganito. So marami silang magagawa dito. And pwede nilang sampulan po itong ating ginawa na pineapple theme pot. Yan, ito pong isa na to. O yung mga fruits na theme na pot natin na gagawin ngayong araw na ito. So ayan, nagawa na natin and patutuyuin na natin to ulit. Ngayon naman po, para naman po dun sa ating watermelon pot, ito naman po yung gagamitin nyo, terracotta, no? So, paano ba gagawin natin dito? Yung ating kalahati po nyan, pipinturahan po natin ng red. Ito yung magiging parang red nung pakwan, ano? Yung pinakababa niya. So, ito na yung ating nagawa. Tapos, yung pinakataas naman pong layer, iba naman pong color yung ikukulay natin. So, sa pakwan, kulay green naman po yun, ano? Kuhanin natin itong green and magpipintura naman tayo ngayon ng kulay green. So ayan, medyo maputla yung pakwan, yung green. At kapag maputla daw yung pakwan, ibig sabihin matabang. Matabang tong pakwan natin. Pero anyways, pwede kayong maghalo-halo ng kulay, ano, kung halimbawa gusto niyo po na mas tingkaran pa, or kaya i-double coat nyo na lang, kasi kapag natuyo ito, pwede nyo po yan patungan uli ng ibang kulay. So, yung yellow naman natin ang gagamitin natin. Ito yung pang-design natin. And ano ba yung mga kulang dito sa ating strawberry pot? Syempre, yung mga buto, no? So, gagawa tayo ng kulay yellow. Lalagyan lang natin siya ng mga yan, tuldok-tuldok na polka dots. Pwede rin white, pero ako mas feel ko yung yellow, no? Yan. Lagyan lang natin siya ng mga point na ganyan. So, eto na yung ating nagawang strawberry pot. Yan. Meron na po siyang mga tuldok-tuldok na yellow, no? Oh, so, yan na yung ating strawberry. At mamaya, pipili na tayo ng halaman na para dyan. So, tapos na natin yung strawberry pot. Ngayon naman, puntahan natin itong ating yan. Yung ating pineapple pot. So, ano naman ang kulang dito, no? Kulang siya na mga gitli-gitli. O ano ba tawag doon sa gitli-gitli na yan? Yung parang guhit-guhit, ano? Actually, pwede kayong sukatin nyo siya. Pero pwede rin naman na manu-manuhin nyo na lang. Gagawa lang kayo dyan ng parang, yan, checkered. Or parang mga square-square. At yun yung ating gagawin ngayon para doon sa design niya. And simulan na natin. Yan.
So, pwede kayong gumamit dito ng ruler, pero pwede rin kayong gumamit ng manual lang, no? Kung nga tuwid kayong ano. Pero ako kasi gusto ko yung medyo paling-paling, parang ano siya, art-art lang. Kagawa na tayo, and ayan yung kinalabasan. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon is lalagyan natin siya ng mga, ano ko lang dito, syempre, yung mga mata ng pinya, no? Gagamit tayo ng kulay brown. Pwede kayong gumamit ng brown or pwede rin kayong gumamit ng black, ano? Basta dark color. Ayan, tuldok din lang naman yan. And, ayan, ganyan, tuldok-tuldok lang din naman. And, ayan na! Natapos na natin yung ating pineapple na pot. Ngayon naman, ang gagawin naman natin itong ating watermelon. So, ganun din. Lalagyan natin siya. Kulang siya ng buto dito eh. So, lagyan natin siya ng mga batik-batik lang na ganyan. Na parang buto ng pakuan. So, eto na yung ating nagawang watermelon pot. And, patuyuin muna natin siya. So, ayan na. Tapos na natin yung ating pagpipintura. Tingnan nyo naman, no? Napaka-colorful, no? Kung ganyan yung summer nyo, yung garden nyo, no? Ang gandang tingnan, ano? And ngayon, puntahan muna natin yung halaman. Pumunta tayo dahil yung arrival kahapon dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Hanap po tayo nung babagay na plants para dito sa ating mga succulents. And syempre, no? Ayan yung itatanim natin mamaya habang pinapatuyo natin to. Eh, pumunta muna tayo doon. Sasama ko kayo. Tara. So, eto na, pipili na tayo ng halaman dahil new arrival dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo po yung mga plants natin dito, magaganda, no? At ayan po yung mga succulents natin. 3 for 100, pinakamababa po dito, 25 pesos, no? So, ayan, oh, kita nyo. Ang daming magaganda. And, eto pa, oh. May mga set sale din po dito. For only 500 pesos, isang set na po, ano, mabibili nyo. Iba't ibang klase po. Wow! Nakakatuwa. So, pineapple yung gagawin natin eh. Kailangan natin medyo ganito, no? Ayan, tusok-tusok na ganyan. Makapal siguro na ganito. Pipili tayo. Tapos, titingin tayo ng dito yung pang ano naman. Kaya maganda dito na pang strawberry. Ito kaya maganda. Dapat yung green na green yung kulay niya. Na parang sariwa. Eto ba? Ganito ba ang dahon ng strawberry? Parang hindi ano. Anyways, o parang ganito. Kaso dapat medyo darker, no? Anyways, choice nyo naman yan eh. Kung ano yung babagay, no? Pero tingnan natin. Parang feeling ko maganda siyang lagyan ng deep green yung kulay. Para bumalanse, no? So, it's either this one or yung ating mga jelly beans. Yan. Oh, yan. O, tingnan muna natin. Basta pipili ako dyan, ano. And, ano pa ba yung isa natin? Watermelon. Sa watermelon naman, kahit ano yung ilagay nyo, no. Kasi pabaliktad naman yung ano nun, eh. Anyways, ayan po yung mga maganda nating succulents. And, tingnan natin dito. Flex na rin po natin yung mga, yan. May pate din po kami dito para sa mga souvenirs. Ayan. Pwede po kayo mag-inquire sa aming page. Hermes Unaho Plants, ano, habang hakpa po yung page namin, dyan po kami nagtitinda, no, sa ating Hermes Unaho Plants. Yan po, ilalagay ko po dito yung ating Facebook page. Pwede po kayong mag-inquire. Wow, ang ganda ng jade na ito, no? Golden jade. Ang ganda ng kulay. And, ayan. Ang dami pong magaganda dito mga halaman na pwede nyo pong, bilhin. At sabi ko nga sa inyo, kapag new arrival namin, Saturday, tumutok po kayo, no? Kasi marami talagang bumibili. At, ayan, ang gaganda po nila, oh. So, nakikita ko dito yung mga cute na halaman na pwede natin gamitin. So, yan muna. And, mag-inquire po kayo sa page, ano, kung gusto niyo po ng mga magagandang succulents natin. Eto na, tuyo na yung ating mga ginawang creative pot. Pots. Ayan. And nakapili na po tayo ng mga halaman na ilalagay. So, magtatanim na po tayo ngayon. Ayan. Meron po tayo dito gumagawa. Ano kaya na natin. Hey, kumamay ka naman dito. Ayan. Ayan po. Ayan, merong ano. Taka si Christian. Ayan po. Pwede po kayo mag-date dito. Tapos gawa kayo ng mga ganyan. Katulad po si Diane, no. Ayan. Nariribang siya ngayon. At ayan. Simulan natin yung pagtatanim natin. Ngayon naman, magtatanim na po tayo gamit itong ating mga ginawang pot. And
Unahin natin to. Ang napili ko dito sa aking strawberry patch ay ito pong ating hen and chick, no. Isang uri ng superb boom, kundi ako nagkakamali. Sa kelens din po siya, no. At ang gagawin natin is tatanggalin muna natin sa seedling bags yung lupa. Ayan, meron akong lalagyanan dito sa side, dito ko po nilalagay. And ayan, oh, ganyan lang yung tinitira ko sa kanyang roots. Anyways, pwede nyo namang anahin yung roots niya, itrim pa. Pero ako, ito kasing mga hen and chick, yan, superb boom, medyo malambot po yung stem niya, no? Kaya hindi ko na siya binabawasan. At ganyan na lang. Pero yung mga matitigas yung roots, yun po, initrim natin yung roots. This one, hindi na. So, lagyan natin siya ng ating MDP soil mix. Yan po. Ginagamit natin yan sa ating mga succulents. Napaka fast draining po nito, no? Kaya bagay na bagay po sa inyong mga succulents. So, available po yan dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Mag-message lang po kayo doon sa page natin, Hermes Unaco Plants. Anyways, yan, lagyan muna natin siya dyan. Tapos, tingnan natin ha. Level muna natin yung lupa. Yan. Tapos, tusukan natin siyang paganyan, no? O, yan. Para medyo. Yan. So, gaganito lang natin siya. And this one, another. So, yan. Para magbalanse yung kanyang green na kulay dun sa kanting paso. So, ayan. Tapos, lagyan natin yung mga babies dito sa gilid. And ito yung ating itsura. So, ito na yung ating nagawa. Yung superb boom natin na nakatanim po sa ating strawberry patch. Ganyan yung mag-iitsura niya. Pero kung makakita pa po kayo ng ibang halaman pa na sa tingin nyo bagay, yun po yung gamitin nyo, no? Pero ayan po siya. Ganyan yung magiging itsura niya. Isunod natin itong ating yan, pineapple na pot. So, ito na pili ko sa kanya yung campfire. Pwede kayong gumamit nung mas matulis yung dikya, pwede rin. Pero this one kasi yung available na patusok-tusok. So, ito yung gagamitin natin dito sa ating pineapple. Ganon din, tanggalin din natin yung mga soil nito. Kasi po yung mga soil nito tumitigas. Pag nandito sa lowland, medyo clay-clay po yan. Maaaring tumigas yan kung hindi laging nadidilig. And dito sa lowland, hinay-hinay po tayo sa pagdidilig ng succulents. Kaya, ang nangyayari, nasisira yung kanilang roots kapag tumigas yung lupa, hindi nakakapag-perform. So, papalitan natin siya ng fast draining na potting mix. So, eto na yung ating pineapple na pot. Meron na po siyang nakatanim. Oh, ayan. And yung last one natin. Ano kaya yung last one natin? Ito pong ating napakaganda. Summer na summer, ang pakwan. Yung ating watermelon pot. So, tabi muna natin to. Ang napili ko dito, itong chroma, no? Actually, pwede naman kahit ano na, no? Dahil gusto ko lang magbalanse, meron siyang brown, green, and red. So, ganun din po, tatagalin natin lupa. So, ito, medyo tinrim ko yung roots niya kasi sobrang haba. And matitigas to. Sabi ko sa inyo, pag matitigas yung roots, tinitrim natin. Pwede nyo pong putulin. So, pwede kayong gumamit ng pebbles kung gusto nyo lagyan pa ng something na maganda at artistic. Pwedeng lava rock, yan. So, eto na po yung ating naitanim dito sa ating yan, watermelon na pot. So, eto na yung ating mga nagawa sa araw na ito. Simulan natin dito sa ating strawberry pot. Ayan siya. And, ayan po. Sunod natin itong ating yan, pineapple. Yan, pineapple pot. So, yan o. Dito ko sa inyo. Yan. And, sunod natin yung ating watermelon na pots. So, ayan po. Yung ating mga nagawa ngayong araw na ito. And, sana po kayo rin. Gawin nyo rin po yan, ano. Start nyo na yung pagiging creative nyo dahil ang ganda po nilang ilagay doon sa mga garden, ano. Para kakaiba naman pong touch yung makita sa inyong mga garden, ano. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video for today. Yung paggawa natin itong mga fruits themed na pots. Yan. At yung mga design nila, no. Cute na cute. Kaya po,
abangan nyo pa po, ano, dahil marami pa po tayong creative ideas na ipapakita sa inyo dito sa ating YouTube channel, ano. And, antay-antay lang po, ano, kapag halimbawa pong naging okay na yung page natin, i-launch na po namin itong workshop area namin dito at pwedeng-pwede po kayo dyan, ano, na maglibang, magpintura, magtanim, at tuturuan po namin kayo dito ng actual. So, ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Unao or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. At ito po si Hermes Unao nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!